Hello, good morning. As usual, I'm going to greet you all over Philippines, Visayas, Luzon, Mindanao to say, I say good morning to everybody. And also those who are Filipinas who are working abroad, I know they are energetic also to know about points that I'm going to tell you in my content. This is only Sinaida Hook Vlogs. That's as usual, you know me. Yeah. And before all, I heard too much now comment about this controversy life of Marlene. So I have to contribute also a little bit that I have observed around of this bloggers, around two bloggers already. Until this morning, I have heard about them. Kaya yun po rin ang mag-second emotion din ako si kanya na yung nasasabi ko rin ang nalalaman ko, ang nasa isip ko. Kung sa bagay po, si Marlene po, tama, nagkakamali siya sa mga ginagawa niya. Pero think also that we are imperfect. Kaya we have to anuhin natin, parang tutulungan natin para makaahon doon sa putik na nakaluluni siya na napuntahan niya. Iyon ang nasa isip ko. Kasi itong mundong ito talagang imperfect. Iyan na, nakikita na nila, gumaganda ng buhay. Nakita na nila dahil sa pagtulong nila, kalinga pa ni Kuya Bal, Kalinga Prab, at lahat-lahat na. Kaya may mga isip ng mga nasa paligid sa kanya na kailangan makuha sila dahil alam nila ni Sa Marlin, si madami na siyang nalikom na ayuda ng mga tao, pera, lahat-lahat. Kaya yung mga nakapaligid sa kanya, nagkaroon na ng isip kung paano nila makukuha siya. At pati hindi ko na masabi na malulun siya sa ganun na pag-ibig. Ewan ko, pag-ibig masasabi yan kasi kung minsan ang tao ay imperfecto nga na ano yung mind niya, akala niya totoo na yon. Kaya can you imagine, marami siyang anak. Dapat hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa pero dahil nga sa pag-ibig na makasalanan. Kasi ang pag-ibig can moves mountain na nakakalimutan ang lahat kung saan siya nanggaling. Ganun nga. Ayun, nakalimot na siya. Maski ano pang mga advice ng mga tao, parang nagtatago na siya. Hindi na niya pinansin yung mga nagkalingap sa kanya na magmula nung lumubslob sa putik. Na putik sabi ko na lang na dahil nakatira siya sa barong-barong na naaalis na yung mga bubong lahat-lahat. Andiyan si Kuya Bal, Kalinga Prab, Benty Boy at Tim. Kinalingap nila para iyaon nila hanggang marami silang ayuda, pinapakain, mga anak niya, kinakalingap, lahat-lahat. Hanggang ginawaan nga ng bahay, nung nakita nila hindi na tama yung tinitirahan, nag-upa pa sila ng apartment para sa ganun. Mapabuti lang siya, in apartment nila, habang tinatapos yung binilalang lute na pagtayuan ng bahay niya. Ayan, kasi ito nasusubaybayan ko mula pa noon eh. Talagang lovers ako naman sa mga idol natin, sa mga ginagawa nila. Ayan, matagal na ako, mga 2 years na siguro nasusubaybayan ko sila. Pero may other ways naman ako dito. Eh, siyempre, nagugustuhan ko naman, kaya yun. Kaya nga, maya advice ko lang kay Marlene, hindi ko naman siya pinipintasan. Marlene, umaong ka. Magpakatatag ka sa sarili mo. Huwag ganun. Katulad niyan, yung anak mo, sa una, kawawa siya na nagkakalingap sa mga kapatid, yung mga kinakapatid niya. Yun ang ilagay mo sa isip mo. Kaya kung makaisip ka pa ng tama, mag-move out ka sa kinasadlakan mong putik. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ano? Yun lang. Kasi talaga ang mga advices ng mga iba't iba, kanginang umaga naririnig ko na, ganun nga, parang
itong si ano, itong word na ito talaga makasalanan. Kaya unang-una kasi mag-prayer ka, kasi ang makapangyarihan, it widens your mind na mabuksan, dahil may mga anak ka eh. Hindi mo kayang ipagpalit yung mga anak mo na napakahirap naman, ang liliit, para umibig ka at ipagpalit mo sila. Pero okay lang kung umibig ka, kung ang lalaki ay ano, talagang mamahalin ka at kakalingapin din ang anak mo. Pero upon my observation, katulad ng comment ng anak ng lalaki, sabi niya, si Papa ay naglilingkod sa amin. Sabi niya ganun. Eh, siya lang ang mag-aano sa amin. Anong ibig sabihin noon? Hindi mo siguro alam yung sinabi nung anak nung, ano, yung sweetheart mo. Hindi nga siguro. Kaya, Mylene, hindi pa huli. Please. That's my advice to you. Huwag. Katulad yan, narinig ko kanina umaga na gusto mo nang umalis para magpakalayo-layo kayo. Eh, paano yung mga anak mo? Iwan mo doon sa ano, anak mong panganay, na siya na ang nagkakalingap. Nag-conclusion din yung anak mo na hindi na niya kaya na maging ano, kailangan ng ina yung mga ano, kinakapatid niya. Hindi ka ba nabe-burn ang heart mo doon sa sinasabi ng anak mo? Please naman, mag-isip-isip ka na. Lahat tayo nagkakasala. Huwag mo nang anuhin. Pansinin mo ang ginawa nila, Kuya Bal, Kalinga Pram, at sa mga team nila, kung saan kanila pinulot noon. Yun na lang. Kung nagiinom man tayo o kung ano, pwede naman tayong maano yun, makorek yun eh. Hindi naman nasa tao lang yun. Ikukorek natin ang sarili natin. Yun ang masasabi ko sa iyo. Hindi kita pinipintasan. Babae rin ako eh. Hindi kita pinipintasan. Kaya lang, umaon ka, kalingapin mo yung anak mo. Tingnan mo yung pinakamalit na anak mo, nagugutom. Si Messi, tingnan mo. Nakikita ko nung pumunta si ano, isang ano doon, vlogger. Kinakalingap siya. Nako, nagtatago sa puno ng ano. Yung puno ng nyugba yun. At tuwan-tuwa din. Kaya please naman, kung nag-iisip ka na pumupunta kung saan, huwag na magtago-tago na, no, no, I will pray for you, na huwag mong gagawin yun. Ayun, ang masasabi ko, kaya nga, before all, na i-close ko itong mga sinabi ko kay Mylene, huwag nating kalilimutan ang mga idol natin na katulad ni ate ni Kuya Bal, Kalinga Prabs, at saka si ate Edna, na kailangan po na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanila, mag-subscribe na ko po kayo. Tingnan niyo ang mga nangyayari. Talagang kinakalingap nila ng husto ang mga ano nila tinutulungan hanggang parang bata ba, hanggang lumaki sila. Pagkatapos kung ma-down man sila, andyan na naman sila, naaahon na naman sila. Kaya please naman, isubscribe nyo sila at ganun din sa akin at mga iba-iba pang mga kalingap din, mababait sila lahat. Kaya yun po ang masasabi ko. Kaya etong maliit na pagbigay ko ng peace of mind sa mga naririnig ko sa iba na katulad ni Mylene na aalis daw, huwag Mylene. Narinig ko kanina umaga sa isang nag-comment. Please, huwag mong gagawin yun. Umano ka, mag-steady ka sa mga anak mo. Mag-steady ka. At i-correct mo yun, okay lang. Kaya, bye-bye. Saka na, uli.